Hi, welcome to Tagat Toronto, where you'll find the streets of Ontario, foods, paintings, different places, and many. Hey guys, samahan niyo akong pakita ko sa inyo itong tanim kong kalabasa. Ayan. Kinuhanan ko siya ng video pamula nung maliit siya, tapos nakalala ko, sabi ko, kuhanan ko yung araw-araw. Pero palagi ko yung mga namiss akong araw, kaya bigla na lang siya lumaki. Ayan, ang laki na agad ng kalabasa. Ayan yung dahon niya, lapad. Ayan. Nakalagay siya sa isang malaking paso. Ayan. Diyan ko siya tinanim, malaking paso. Meron siya mga kasama mga buto rin ng papaya, pero wala akong lugar para itanim yung kalapapaya. Siguro ipabaya ko na lang siya sumunod sumibol dyan. Ayan. Yung kalabasa. Tsaka malinis yung dahon niya. Oh. Kasi wala masyadong alikabok dito sa Canada. Ayan. Kaya walang alikabok dito dahil halos lahat ng lupa dito merong cover na grass. Dapat merong cover, may grass ka dapat palagi sa backyard o sa harapan. Kaya walang alikabok. Ayan ang ating kalabasa. Ang bilis tumaki. Ayan, buti na lang, ambula na. Nakatulong sa paglaki ng kalabasa ko. Ayan, ulan. Malakas ang ulan dito kanina. Buti na huminto na, kaya nakuhanan ko siya ng video. Ayan ang ating kalabasa. Nahugasan yung dahon niya lalo. Kaya lalong luminis siya. Nahugasan ng ulan. Ayan, ang bilis, Ang bilis niyang lumaki. Kaya ako nga pala nilagay itong tinanim tong kalabasa. Kasi gusto ko magluto ng munggo. Magluluto tayo ng munggo. Pero kailangan kong magtanim ng kalabasa muna dahil dito kukuhanin yung yung talbos ng kalabasa para sa munggo. Ang talbos kasi ng kalabasa, rich siya ng minerals. Kagaya ng iron, potassium, zinc, calcium, tsaka magnesium. Tsaka meron siyang sources din siya ng vitamin A, vitamin B, tsaka vitamin C. Yan, di ba? Ang ganda. Ang ganda ng pagkatao niya. Sariwan-sariwa. Tsaka wala siyang insekto. Hindi kinakain yung dahon. Iba kasi yung dahon may butas, di ba? Merong insekto. Kalabasa sa bakuran. Ito na. Pala siyang naitanim ko yung gabi. Maliit na gabi. Sumisigol na siya. Miss ko na rin itong gabi na ito. Ang dahon ng gabi. Yung ganyang kalaki ang dahon ng kalabasa. Ang lapad niya. Sobrang laki ng dahon. Ito, mabatang dahon. Ayan, sariwa-sariwa siya. Ang ganda. Yung meron na siyang bulaklak. Bilis lumaki ng ating kalabasa. Ito, tingnan natin itong wow, ang bulaklak. Meron na siyang bunga. Ayan, may bulaklak po ulit. Nagsisimula na siya mamulaklak. Ayan. Ang sarap niyan. Ang bulaklak. Tapos talbos. Pipitasin mo yung talbos. Ayan, may mga bulaklak na. Ang bulan ulit. Ayan, ang kalabasa na may bulaklak. Pero tapos lang ulit ang ulan.
Ito nga pala yung tanim kong kamatis, katabi ng kalamit. Ngayon, ganyan pala kasi ulan dito. Ang lakas ng buhos ng ulan. Ngayon, kaya basa-basa yung kalabasa. Maganda yan at nahugasa yung dahon. Yan ang ating kalabasa na namumulaklak. Sarap niyan. Naku, natuyo na yung isang ano, yung bulaklak. Pero meron siyang bunga. Ganun pala yun, natutuyo pala siya pagka lumalaki na yung bunga. Yan ang bulaklak ng ating kalabasa. Yan, bumabagsak ko naman yung ulan. Umaambo na naman dito. Yan. Mabilis ng kalabasa. Biglang dumami yung dahon niya. Yan. Saka naging mature na yung ibang dahon. Tapos meron pa siyang... Yan. Iba na yung kulay niya. Saka nagdagan yung mga bulaklak. Yun, ang mga bulaklak ng kalabasa. Nabasa ng ulan. Ito yung ating bunga. Parang hindi lumaki. Bagay ilang araw pa lang naman. Tingnan natin. Ito yung talbos na aking pipitasin para sa ano, sa munggo. Magluluto tayo ng munggo mamaya. Ayan. Nalikabukan yung ano, yung merong mga dumi sa dahon. Kasi ano, yung nag-lawn mower. Pinutol kasi yung mga damo. Yan ang ating bulaklak ng kalabasa. Yung lawn mower kasi tumalsik yung mga damo dyan sa dahon ng kalabasa. Kaya yan, meron siya mga parang dust ka na. Yan ang bulaklak ng kalabasa. Detalyado. Dinitail ko siya. Laki na siya. Yan dito makikita niyo kung gaano kalusog yung dahon niya. Tsaka kalinis. Malinis siya. Talbos ng kalabasa. Ito, pinuputol ko na yung talbos. Ayan na, ito ang ating na-harvest na talbos ng kalabasa. Sariwan-sariwa siya. Oh. Tsaka anong malinis na kagat siya. Pero hugasan ko pa rin yan. Kasi kailangan pa rin natin hugasan ng mga vegetables bago natin lutuin. Okay. Igigisa natin itong ano, yung bawang. Tsaka sibuyas. Lagyan natin ng sibuyas yan mamaya. Yan ang ating bawang. Yan ang ating sibuyas. Gisa natin. Pero sa ano, on the side, pinakuluan ko na yung munggo. Pinalambot ko na yung munggo. May isang luton sa kanan, sa tabi. Pinapakuluan yung munggo para malambot na kagad at same time. Ito ang ating luya. Yan, kailangan may luya. Masarap yung luya. Ang ating kamatis. Iwanin ko ng kamatis yung ganyang kalalaki lang. Yan, ang bilis mag-cut ng kamatis. Gasarin natin yan. Tiis natin yung kamatis, bawang, sibuyas. Yan. Ayan. Itong ano, itong manok, luto na to eh. Ito yung tiratirang manok to, yung rotisserie chicken. Yan, kaya ano, konting ano lang to. Gisa lang, okay na yan. Actually, hindi mo na kailangan lutuin yung manok na to kasi ano, meron siyang lasa. Yan, ating manok. Ang roti
rotisserie chicken naman. Rotisserie chicken. Ito yung ating munggo, malambot na yung munggo. Ayan, lagyan natin ng paminta. Paminta, tsaka asin. Yan lang ang sahog ko sa ano, sa munggo. Yung malambot na yung munggo. Okay na siya, luto na siya. Pwede natin ihalo itong ating ginisa. Ginisa ng manok, sibuyas, bawang, kamatis. Yan, halo-halo na. Yung nga palang ano, yung nga palang luya, inihalo ko na sa ano, sa munggo. Pita ko lang ang munggo para ano siya. Yung lasang-lasa niya yung luya. Yan. Ayan ang ating munggo. Ginisang munggo. Actually, hindi nang ginisang munggo. Ginisang manok para sa munggo. Baliktad. Kanya-kanyang way lang pagluluto. Yan. Sinutuso ko yung stem ng, ano, ng kalabasa. Yan. Para maulo siya maluto. Ayan. Malapit na tayong kumain ng ano, munggo na may talbos ng kalabasa. Sinutuso ko yung ano, yung stem muna para kasi yung stem mas ano, mas matagal maluto yun. Kaya tinuso ko muna siya. Napansin nyo kanina, mayroong stem na kagad doon sa munggo. Kasi tinetest ko siya, yung stem. Pero ano, sariwa naman kasi itong kalabasa, yung talbos ng kalabasa. Sariwa, kaya siya madali siya maluto rin. Yan. Tinutuso ko yung stem niya. Tapos yung dahon, nasa ibabaw lang. Para mas matagal, mas huli siyang maluto. Fresh na fresh yung ating talbos ng kalabasa. Galing sa bakuran. Nagbunga rin ang M. Meron tayong na-harvest sa kalabasa. Tagal kong itinanim. Ngayon meron tayong inani. Talbos ng kalabasa. Ayan, sariwan-sariwa. Tsaka ano to, consider sa organic to. Kasi wala tong, walang pesticide. Organic, very organic yung ano yung talbos ng kalabasa. Ayan, malapit na. Malapit tayong kumain ng munggo na may talbos ng kalabasa galing bakuran. Ayan ang ating munggo na masarap. Kita nyo, tuloy yung ano, yung rotisserie chicken, masarap na yun eh. Tapos masarap pa yung munggo. Kaya masarap na masarap ang ating munggo na may talbos ng kalabasa. Ayan na. Ito na ang ating masarap na masarap na talbos ng kalabasa sa munggo na may kasamang rotisserie chicken na tira-tira. Hi! Please subscribe to my YouTube channel and hit the bell button so that you will receive an automatic notification. Thank you very much and always take care.